Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano magtanim ng talong na pabaliktad gamit ang plastic container. Ang gagawin nyo na lang, panoorin ang video na ito para magkaroon ka ng idea kung paano at madali lang din itong gayahin. Samahan nyo ako at umpisahan ko na. Ang unang gagawin ay dapat mayroon kayong plastic galon. Pwedeng luma at pwede ring bago. Kailangan nyo lang tanggalan ng puwetan ang galon. Ito ay silbing bibig niya para hindi kayo mahirapan tuwing kayo ay nagdidilig. Lagyan ng butas ang container. Ang purpose nito para hindi ma-stack up ang tubig na nagdudulot sa pagkabulok ng mga ugat. Sundan lang ang video at madali lang itong gawin. Mas maganda kung gagamit kayo ng tire wire para mas matibay pa ito at mapakinabangan mo ito ng mahabang panahon. Isabit mo lang ito para mas makakatipid ka sa area. Sa ganitong paraan, hindi na kailangan ang malaking lupain. Ang importante masipag ka at madiskarte. After 10 to 15 days, mula sa pagpupunlaga nito nakalaki ang seedlings. Sa ganitong edad, pwede na ito ilipat sa permanenteng taniman at tanggalin ang nakabalot na plastic bago ito itanim sa container. Sa ganitong paraan, iniwasan nito ang paglaki sa puno ng talong. Ang idea na ito, mula pa ito sa ibang bansa. Tapusin mo nang panoorin ang video na ito para makakuha kayo ng idea. Dahan-dahan lang ang paglagay ng lupa para hindi ito tatagos sa kabila. Dapat ang lupa na gagamitin mo ay malambot, buhaghag, at mayaman sa compost. Kung wala kayong magandang lupa tulad sa nabanggit ko, pwede kayo bumili ng magandang lupa sa garden shop na malapit sa inyong lugar, at pwede rin kayo bumili sa Shopee at Lazada. Ang magandang lupa na pwede niyo pagpipilian tulad ng garden mix soil, loam soil, at pattern mix. Pagkatapos magtanim at maglagay ng lupa, kailangan ito diligan agad para makasipsip ng tubig ang ugat ng talong para mabilis itong mabuhay. Ang pagdilig sa talong pwedeng gawin every 3 to 5 days para manatili ang moisture nito. Ang paglagay ng lupa sa container, dapat kalahati muna para kung sakaling maglagay kayo ng organic compost ay may mapaglalagyan ka pa. Pagkatapos ng 20 araw, buhay na ito at unti-unti nang bumaluktot ang talbos at paakyat na ito. At ito rin ang palatandaan na maganda ang tubo ng inyong talong. Sa ganitong kakaibang paraan sa pagtatanim, bago ito sa paningin ng mga tao, kaya nakakatuwa tuwing makikita mo ito. Kung napapansin mo, unti-unti nang dumarami ang lumot sa loob ng plastic. Ito ay silbing nagprotekta sa ugat kapag naarawan ang pananim mong talong. Pagkatapos ng 45 araw, ganito na ang itsura at green na ito at lumapad na ang dahon. Sa ganitong edad, unti-unti nang lumabas ang mga bulaklak. Kung napapansin mo, walang butas-butas ang mga dahon, ibig sabihin nito hindi ito inatake ng mga insekto. Kapag nagtanim ka ng mga gulay sa container or sa paligid ng inyong bahay, bihira lang ito atakihin ng mga insekto dahil naamoy nila ang usok na kapalibot sa inyong bahay. Kapag nagsimula nang lumabas ang mga bulaklak nito, pwede nang bawasan ang mga matatandang dahon. Ang pagbawas sa matandang dahon nakakatulong ito para mapabilis ang paglaki ng puno at bunga ng talong dahil ang nutrisyon nito nakafocus na lang sa pagdami at paglaki ng bunga. Pagkatapos ng 65 araw, ganito na kalaki ang puno ng talong at malaki na din ang bunga nito at sunod-sunod na itong mabunga. Kung napapansin mo, mayroon na namang lumabas na bulaklak. Ang pagdami ng bunga, nakadepende ito sa pag-alaga mo at nakadepende rin ito sa nutrisyon na kanyang kinakain. Pagkatapos ng 3 buwan, ganito na ang itsura ng talong, marami ang bunga at lalong dumarami ang dahon. Kung napapansin mo, kumikintab ang bunga, ibig sabihin sinyalis na ito na pwede ka na mag-harvest. Ang pagtatanim ng gulay sa paligid ng inyong bahay, hindi ito hadlang sa inyong pagkabisi sa trabaho. Pwede mo ito gawin tuwing may day off ka o tuwing umaga bago ka umalis ng bahay. Sa ganitong idea na magkakaroon ng garden sa bahay, isa din itong malaking tulong sa iyo at pwede ka pa kumita ng extra income. Sa ganitong idea, tuwing kumakapal ang dahon ng talong, huwag ninyo kalimutan ang pagbawas ng matatandang dahon. Sa ganitong pamamaraan, nakakatulong ito para gumanda ang quality ng bunga at mas nakaka-attract pa ito sa mga customer mo na tuwing nakikita nila ang paninda mo. Ang maturity ng talong ay pwede na ito i-harvest sa loob ng 60 to 80 days at tuloy-tuloy ang pag-harvest nito kada 4 or 5 araw, kaya tuloy-tuloy ang biyaya.
ang buhay ng talong tatagal ito ng 2 to 3 years at nakadepende ito sa pag-alaga mo. Ibig sabihin ito, panay harvest ka lang sa bunga ng talong mo. Thank you.